Hello mga kasolar, hello mga guys. Ngayon maiba naman tayo, no? Ang gagawin natin is mag-unbox nitong in-order natin na dashcam from Lazada. So ito ay baliktad yung pangalan. Anytech A9 dashcam. So natanggap ko siya kanina. Maganda naman yung packaging niya. Naka-bubble wrap. Pero tinanggal ko na kasi na-excite ako. Ikakabit ko na sana, kaso naisipan kong i-unbox natin para makuna natin ng information up to the installation. So ito ikakabit ko sa aking van para hindi ako mahirapan umatras. Dual camera siya, meron sa front at meron sa rear. Then kung makikita nyo rito, SGS ano daw, certified. Tapos ayan, marami pang mga certification itong Anytech dashcam. So A9 ito, A9 or ang specs niya, meron siyang 11.6 touchscreen. Tapos ang kanyang chipset is Huawei High Silicon or He Silicon, ano, hindi ko alam kung anong tamang pronunciation diyan. Meron siyang parking monitor, tapos ang kanyang video is 2K plus 1080p. So sana natin. Okay. Ano ba ito? Ayun, baliktad. So ito siya. Tadaan! Tingnan natin kung maganda ito pagka naikabit na natin. So ang kanyang screen is nakikita ko dun sa ano, is IPS. Napili ko pala ito kasi ito lang yung medyo affordable na pasok dun sa specs na hinahanap ko. Maganda din naman ang kanyang review, though marami pa namang available na dashcam dun sa Lazada. Pero ito kasi, ang supplier pati nito is local lang. Marami kasi dun ship from overseas pa, so galing pa China ang iba. Ito local, I think Manila yung kanyang source. Then okay, yung input niya is 5 volts 2.5 ampere. So ayan yung camera niya, front camera. Kanyang display, ano pala to, full screen. Ang iba kasi merong dito details, tapos nandito lang yung screen niya sa likod, half portion lang. So ito mamaya i-testing natin pag nakabit na natin. Then ito DVR with front camera. Ano na, ang kasama niya pa ay of course power supply. Then meron siyang rear camera. Sabi dun sa review is waterproof camera, so pwede siya outdoor, no? Okay. So, ito sa ano niya is video plus meron siyang source or switching to eh. I think nakakabit ito sa backup light natin or sa reverse light natin para matrigger yung video na reverse camera ang ipapakita niya, or may matrigger yung software niya para i-view yung guide doon sa reverse, sa reversing. Ano pa ba to? Ito USB power supply din. Ito USB. Itong nauna is direct charger from
cigarette socket. Ito, kung ayaw mong gamitin to, ito meron. Or pwede rin to as data transfer. So kung may mga video ka na, transfer mo through computer. Ito gamit. But still, pwede rin siya as power. Ano pa ba kasama? Ito, manual. Hopefully may English. O may English naman, okay. Good. So, at mounting tape para dun sa rear camera. Pero outdoor natin siyang i-mount. So, hindi natin gagamitin to. Ito yung screw magagamit natin. Or, mukhang pangit yung screw. Palitan natin ng maganda-ganda. Then, rubber. Rubber. Elastic rubber para dun sa... Meron bang rubber na hindi elastic? Siyempre, elastic. Meron dun... Ah, meron. Gagamitin natin to secure dun sa rear mirror natin. Yung DVR niya. So, yun. Stop muna tayo at mamaya or kukunan natin video yung pagkakabit. Makukuna ko pa ba ng video? I think pagkatapos na lang, testing na lang kasi wala naman ako cameraman. Okay? So, yun lang guys. Yan ang laman ng ating Initech A9 dashcam. Okay? Bye! A few moments later. So, hello guys. Ito na yung ating continuation ng pag re-review natin ng itong ating dashcam na Initech A9. So, ito na siya. Makikita nyo, rear view camera ang naka-on. So, pwede siyang dual U. So, ayan. Tignan nyo naman kung gaano kanina. Ako personally gusto ko yung linaw niya. Ayan, kitang-kita nyo yung kanyang plate number or nababasa. Ayan, recording siya so far. Kinabit ko na dun sa likod. Kaya lang pansamantagal naka-clip muna siya rito dahil maikli yung kable. Supposed to be padadaanin ko siya dito eh. Nakagapang dyan, papunta rito. Then, papunta dyan. Kaya lang maikli eh. So, may nabibili naman extension yan. Umorder na ako sa Lazada. Kanina lang dumating. So, yan. Dahil ang dugtungan nito nandun pa sa ilalim, sa likod ng camera, sa camera side, gagapangin ko pa siya mamaya para may dugtong, para maitago natin yung kanyang kable. So, ayan, i-review na muna natin kung gaano siya kaganda. Hanggang 64 gig yung SD card na pwede siya. Then, pwede mong cancel. Then, pwede mong ilipat ng view sa harap, sa likod, sa dual. So, may red wire siya dun sa likod na ikakabit mo sa reverse light para mag-automatic reverse din ang kanyang viewing. So, pagka ni-reverse natin yung cambio, automatic siya magpapalit ng viewing kagaya niyan. So, kung makikita nyo sa kanyang guide, yung hanggang dun sa green, depende kasi sa pagkakabit mo ng camera, kung nakayuko, nakatingala, or what, ikakalibrate mo na lang yung distance. So, para alam mo, dyan kasi sa green na yon, hanggang dyan na portion is nasa 1.2 meters pa yan from the back ng aking van. Tapos, na kung makikita nyo, from green naman yan, papunta doon sa isang kotse is nasa 1.2 again. So,
Kung ganyan ang nakikita yung viewing, more or less nasa 2.5 meters pa siya. So pwede ka pang umatras. Pwede nating iatras yan. Pero always, huwag kayong mag-rely dito sa camera na to, lalo na kung sa van nakakabit. Kung sa kotse siguro okay lang, pero kung sa van nakakabit dahil malapad ang van, hindi mo nakikita yung gilid mismo ng van. So yung side na to, most probably kung mayroong mga harang dyan, hindi mo na nakikita sa camera, maaari mabundol mo. Kaya mayroon tayong side mirror. So gagamitin nyo yung side mirror para maging safe tayo lagi. Ngayon, ayan, pwede natin i-atras hanggang dun sa green area, halimbawa, ng, ayan, nakatapat yung green dun sa kotse. So, most probably, nasa 1.2 meters pa yan ang layo. Mamaya titingnan natin. So, pag nag-neutral ka ulit, automatic din siya ang babalik dun sa dating viewing mo. Isa pa, pag matras kang ganyan, yung viewing pwede mo ring baguhin. Meron dito, mas focus yung camera up to around mga 3 meters, merong mas focus pa, merong mas focus pa. So yan, siguro yan, more or less ibig sabihin, pag nakita mo na nandyan yung ano mo, 1 meter na lang yan, 1.2. so ako naman, mas gusto ko yung mayroon pa nga mas mas malapit. So ako, mas gusto ko yung nasa zero siya para kita ko yung paligid pati yung medyo malayo pang sasakyan. Okay, dito naman sa mga menu niya, sa loob meron tayong resolution na 2K, pwede mong baguhin ng 1080p 2MP. Tapos pwede mo activate yung loop record every ilang minutes, kung ilang minutes bago mag-save. So 5 minutes kasi masyadong, every 1 minute nagsisave, medyo masyadong ano yun. Pwede mong disable or enable ang audio recording. Tapos G sensor, ito yung ano, yung biglang may nangyari sa iyo, nung sumalpok ka, automatic magsisave, tapos hindi mo mabubura yon. Then parking guard, license i-input mo lang naman yung license plate diyan, no, plate number. Sa screensaver, ito pag activated to ang screensaver, every mga ilang seconds magpa-power off. Tapos pwede mo naman siya i-tap lang para mag-on. So ito, video recording, yung video encoding is yung H.265 mas compress yung video, so mas marami kang masisave or mas mahaba ang saving time mo dun sa yung SD card. So mayroon yan, H.264 yung compression niya, mas mababaw. So pag yun ang ginamit mo, syempre mas malaki yung kakainin na space. So mas maikli na lang yung saving time mo. Syempre mas gagamitin natin yung mataas ang compression. Tapos frequency, hindi ko alam kung frequency, pero most probably sa ano niya to, sa display. Ano ba lalabas dyan? 50-60 hertz, hindi ko alam actually kung, kasi wala to sa kanyang manual, hindi ko alam kung ano yung purpose nyan, kasi yung supply naman nito is DC. So USB mode, pwedeng ito gagamitin mo siya pagka kukunin mo na or retrieve mo yung data or videos dyan sa loob. Yung etong key voice naman, pag inactivate mo lang yan, ito yung pindot mo, ito tumutunog. Speaker, hindi ko pa siya na-try, pero
I think ito yung ano, pag magpe-playback ka, maririnig mo rin. Kasi may speaker siya. Boot sound, pag nagbo-boot, tuwing mag-o-on, alam mo, nag-start ka, mag-o-on, so magsa-sound, pwede mo disable. Stream media, ito hindi ko rin alam kung para saan. Then, language, date, time format, tapos reformat ng ano, ng SD card. So, sa ano, default, pwede mong default, tapos version na. So, yun. Yun lang yung meron itong features ng ating Anytech A9 dashcam. So, dito sa main, merong, ito yung plate number, mag-view dyan, tapos oras, date, battery, activation, setting, ito recording. Yeah. Pagka hindi ka naka-record, yung mag-picture. Ayan. So, ayan. Okay, papakita natin yung likod. Kung saan ko kinabit yung camera. So, nandito yung camera. Ang wire ko dumaan sa ilalim. So, meron na rin yan nakakabit sa reverse light yung kanyang red wire. Kaya, ano, kaya siya nag-activate din pagka, ano, pagka nag-reverse. Then, ginamitan ko siya ng plate. Ito, slotted plate. Para pwede kong iurong pa loob yung camera, pwede ko rin siya i-attach, depende sa viewing. Nagagalaw ko. Pero itong kanyang camera kasi, matik naman na yung base niya ay pwedeng matilt. So yung atras abante na lang na mounting ang aking nilagyan na chance na i-mount natin na maayos or may-adjust natin, mas na na-drill na natin. So, yan. Yan lang, guys. So, yan. So, yun yung ano natin, no? Yung Anytech A9 dashcam. Hindi naman tayo sponsored. Wala pa nga tayong viewers, eh. Sponsor na tayo. Hindi naman tayo sponsored. Kaya lang, natuwa lang ako sa kanyang specs din. Sa linaw ng video, sa gabi okay din naman siya, sa linaw ng kanyang video at sa yung overall quality ng product na to, good sa akin. Kaya sinishare ko sa inyo na para makapag-decide kayo kung ano yung kukunin. Actually binili ko lang siya sa Lazada at ako na ang nagkabit. So ayan, kung magpapakabit kayo ng ganitong dashcam, mirror type dashcam, mas isasuggest ko na sa inyo to. Though marami pa namang options na mas mahal, mas hindi ko lang alam kung maganda, pero ito, okay yung price niya at okay yung quality ng kanyang ng mismong product. So yun, dudugtungan ko lang to, tapos hopefully maitago ko yung wire at para mas malinis. Ang naglagay rin pala ako dito ng splitter para marami akong pwede isaksak. So yun lang, guys. Kung bago lang kayo sa akin channel, paki-like itong video na to, share kung nagustuhan nyo at kung may natutunan kayo, and then paki-subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod na videos natin. Okay, so yun lang, guys. See you next video. Thank you.